Hana POV. Nakakakilig. My God. Parang aatakihin na ako sa puso nang yakapin niya ako. Puso, kalma lang. Baka mamaya literal na maaatake ako. Ilang oras din kaming nasa posisyon na yakap niya ako, nang maramdaman kong hindi na nakapulupot sa baywang ko ang braso niya, ay lumingon ako sa kanya, at nakita kong mahimbing na siyang natutulog. Naalala ko bukas pala yung check-up ko. Hi, ayoko namang pumunta mag-isa doon, kaya papapuntahin ko na lang si Lily dito. Kinuha ko ang cellphone ko sa side table, at pumunta sa may veranda at i-dial ang number ni Lily. Ayoko namang i-dial ang number ni Lily sa tabi ni Gavin, mamaya marinig pa niya yung tungkol sa sakit ko. Lily, hello. Lily, may pasok ka ba bukas? Lily, wala naman ate, sem break namin eh. Kayo ba kailan? Ako, ewan ko, pero, pwede ka bang pumunta dito bukas? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Inatake ka na naman ba? Hindi naman, bukas kasi ng umaga ang check-up ko eh. Samahan mo naman ako oh. Akala ko naman inaatake ka na. Pero teka, si Kuya Gavin. Busy ba siya kaya hindi kanya masamahan? Hindi niya alam, at wala akong balak na ipaalam sa kanya, huwag mong sasabihin kay Gavin please. Lily, okay, sige. Pero mag-ingat ka tuwing sumasakit ang dibdib mo, baka makita kanya't mabuking kanya, okay. Oo naman, pero samahan mo ako bukas ha. Aantayin kita sa Philippine Center. Lily, sige, babiyahe na lang ako ng madaling araw. Salamat talaga Lily. The best ka talaga. Lily, wala yun, basta mag-ingat ka at kapag may nararamdaman ka, tawagan mo lang ako. Oo naman, sige bye na, baka magising si Gavin eh. Lily, sabihin mo, baka nabitin si Kuya Gavin. Pinagsasabi mo, bahala ka nga, bye na talaga. Bumalik agad ako sa higaan, pero pahiga na sana ako nang makaramdam ako ng sakit ng dibdib. Please, huwag ngayon. Sabi ko at pilit na naglakad papunta sa bag ko, at kinuha ang box ng gamot ko, at lumabas ako ng kwarto papunta sa kusina para kumuha ng tubig. Ininom ko ang gamot ko at umupo sa upuan, at ipinatong ang mga kamay ko at ang baso ng tubig sa mesa. Ilang minuto lang ay wala na yung sakit ng dibdib ko. Hindi pwedeng malaman ang tungkol sa sakit ko, ayokong kawan niya ako. Dahil gusto kong mahalin din niya ako, sabi ko. Huminga ako ng malalim saka bumalik sa higaan para matulog na. Kinabukasan, pagkagising ko wala na si Gavin sa tabi ko, maski sa buong unit eh wala na siya. Mukhang nasa Faith University na siya. Dahil nga check-up ko, hindi muna ako papasok sa klase, baka kasi maabot ako ng hapon, kapag maraming pasyente eh. Isa pa, sasunduan ko pa sa bus station si Lily. Bumangon ako at pumasok sa banyo, at ginawa ang morning rituals ko. Pagkatapos nun ay kumain na ako, saka umalis na ng unit. Sumakay ako sa jeep papuntang bus station, at agad naman akong nakapunta doon, nakita ko agad si Lily at tumakbo siya papunta sa akin at niyakap niya ako. Ate Hana, I miss you. Sigaw niya at niyakap ako ng napakahigpit. Teka lang, may sakit ako sa puso, hindi ako makahinga Lily. Sabi ko dahil ang higpit talaga ng yakap niya. Ay sorry, na-excite lang. Sabi niya, alam din pala niya na mahal ko na si Gavin. Siya nga yung una kong pinagsabihan eh. Tara na, baka mamaya marami ng pasyente, yaya niya sa akin. Hindi ka muna mag-aalmusal. Tanong ko, kumain na ako kanina sa bahay. Mamaya na lang kapag natapos ka ng magpa-check up, sabi niya. Sumakay kami ng taxi papunta sa ospital at dumiretso kay Dr. Suarez. Ang doktor ko at ninang ko. Buti na lang ako palang ang pasyente niya, kaya mabilis kaming nakapasok sa office niya. Good morning doktora, bati naming dalawa. Oh, Hana and Lily. Halika dito Hana, para masimulan na natin ang mga test, sabi ni doktora at agad akong i-check at nagsagawa ng mga test. Isang oras ang lumipas at dumating na ang resulta. Tiningnan niya ako ng makahulugang tingin saka umiling, Hana. Sabi niya, po, kinakabahang tugon ko. Iniinom mo ba ang mga gamot na nireseta ko sa'yo? Tanong ni doktora. Opo, iniinom po niya. Bakit po? Tanong ni Lily. Mas lalong lumalala ang sakit mo, Hana. Kapag nagpatuloy ang paglala nito, kailangan mo nang maoperahan, dahil kung hindi, maaari mo itong ikamatay. Kinabahan ako sa mga sinabi ni doktora, at nagkatinginan kami ni Lily.
I give you higher dosage of antibiotics and more pain relievers for your chest pain, Hana. Nangako ako sa nanay mo na papagalingin kita. Please lang, Hana, umiwas ka sa mga bagay na magpapalubha ng sakit mo. At sana huwag kang masaktan emotionally ng asawa mo, dahil makakaapekto ito sa lagay at kondisyon ng puso mo, sabi ni Doktora. Ninang, gagawin ko po lahat, gumaling lang ako. Salamat po sa lahat, sabi ko at tumayo siya sa pagkakaupo niya, at niyakap ako. Ninang, mauna na po kami, pagpapalam ko, mag-ingat kayong dalawa, sabi ni Doktora at umalis na kami ni Lily. Napagpasyahan naming maggala-gala sa mall kaya nag-taxi ulit kami papuntang mall. Dumiretso kami sa food court at kumain doon. Pagkatapos noon ay dumiretso kami sa sinehan at nanood ng sine. Nang mapagod kami sa paglilibot sa mall, ay pumunta kami sa isang park sa tapat ng mall. Napag-isipan namin na pumunta sa sementeryo para dalawin sila nanay at tatay. Dito kasi sila sa Manila nilibing dahil dito din naman sila namatay. Actually, dito naman talaga kami sa Manila nakatira noon. Kaso nga lang nang mamatay ang mga magulang ko e lumipat kami sa Bulacan nila Lily. Umupo kaming dalawa ni Lily sa Bermuda grass at sinindihan namin ang kandila sa ibabaw ng lapida nila nanay at tatay, inilapag din namin ang mga bulaklak. Magkatabi sila ng libingan para hindi kami mahirapang maghanap at para din maging masaya sila. Hi Nay, hi Tay. Alam niyo, lumubha yung sakit ko. Sana tulungan niyo akong gumaling sa sakit na ta, para mas matagal ko pang makasama si Gavin, sabi ko at sumandal sa balikat ni Lily, at hinimas naman niya yung braso ko. Tito at tita, huwag kayong mag-alala, ako ang bahala kay Ate Hana. Basta huwag niyo akong mumultuhin ha. Natawa ako sa sinabi ni Lily. Ate Hana, kailan mo sasabihin kay Kuya Gavin ang tungkol sa sakit mo? Kapag malubha na. Sumeryoso ang atmosphere sa pagitan namin ni Lily. Hindi ko alam, ayoko kasi kawan niya ako, dahil sa sakit ko Lily. Gusto ko mahalin niya ako higit pa sa pagmamahal niya kay Sheila, sagot ko. I'll keep it as my secret, pahabol ko. Pero Ate Hana, mas gagaling ka kung sasabihin mo kay Kuya Gavin. Kaya kanyang ipagamot at ipa-opera, kahit sa London pa, sabi ni Lily. Ayokong gawin niya yun, hindi ko gagamitin ang sakit ko para lang ipa-opera niya ako. Mahal ko siya hindi dahil sa pera niya, at hindi din dahil sa kaya niya akong ipagamot. Mahal na mahal ko siya dahil mahal na mahal ko siya, sagot ko at niyakap niya ako. Hindi ko namalayan ang oras at 6:30 PM na pala. Niyaya ko na siyang umalis, at hinatid ko siya sa bus station. Mauna na ako Ate Hana, tawag ka lang kapag may nararamdaman ka ha. Pagpapalam niya at niyakap ako. Salamat, sige na bago ka pamaywa ng bus, sabi ko at umakyat na siya ng bus. Pagkaalis ng bus na sinasakyan niya, ay nagabang ako ng taxi at nagpahatid sa kondo. Pagkarating ko sa lobby ng kondo, ay inilagay ko sa likuran ko ang envelope na hawak ko. Ito yung results ng test, baka kasi mapansin ni Gavin mamaya pag-akyat ko sa unit niya. Pinindot ko ang elevator papunta sa floor namin, at pagkarating ko sa unit ay nakahiga si Gavin sa sofa, habang nanonood ng TV. Bakit ngayon ka lang? Bakit hindi ka pumasok kanina? Tanong niya. Nagkita kasi kami ni Lily eh. Hinatid ko din siya sa bus station, sagot ko, next week, start na ng sem break. At start na ng taping bukas. Kaya mag-impake ka na. Maaga din tayong aalis bukas, sabi ni Gavin. Ah, okay, sabi ko at pumasok sa kwarto, at isinilid sa drawer ang envelope na hawak, saka ako nag-shower at nagpalit ng pantulog. Inayos ko na din ang gamit ko, at lumabas ng kwarto at pumunta sa kusina para kumain. Hana, get up, it's getting late, nagising ako nang tapikin ni Gavin ang balikat ko. Bumangon naman ako at napansin ko mula sa wall clock na 4 AM pa lang. Ang aga pa ah, malayo ba talaga yung site ng shooting nyo? Tanong ko. Hindi naman, sa Malolos, Bulacan lang, pero kailangang 6 AM nandoon na kami, nakakahiya naman daw kasi sa leading lady ko e sagot niya. Sino ba yung leading lady niya? Masyadong paimportante, kailangan pagdating niya nandoon na lahat. Ah, sabi ko na lang at dumiretso na sa banyo, at ginawa ang mga dapat kong gawin. Matapos kong maligo at kung anuman, e lumabas ako ng kwarto dala ang bag ko, na may mga damit ko.
Inilapag ko ito sa couch, at dumiretso sa kusina para kumain. Pagkadating ko sa kusina, ay naabutan kong nagluluto si Gavin ng bacon at fried egg, at may apron pa siya tapos OMG. Topless siya. Kagagaling ko lang sa doktor mukhang aatakihin na naman ako ah. Hehe joke lang. Kahit kasi naka-apron siya kita pa rin yung six-pack abs niya eh. Kalurki lang. Natapos siyang nagluto ay hinubad niya yung apron, at napalaki ang mata ko kasi nakita ko ng buo yung abs niya. Hindi ko mapigilan ang sarili kung hindi mapatingin sa kanya at sa abs niya. Tisyo o, pakipunasan ang laway mo dumadaloy na eh. Sabi niya at inabot niya sa akin ang tissue. Inirapan ko lang siya at sinalat ang labi ko. Wala naman ah. Wala naman ah, inis-inisa na sabi ko, pero deep inside nakakahiya. Ayan na naman siya sa tawa niya. Magbihis ka na nga, kakain na lang ako, sabi ko at kumain na lang. Pero promise ang sarap niyang magluto. Pero pansin ko lang, bumabait siya sa akin lately. Caring din siya at sweet minsan. Hi, hindi ko nga minsan maiwasan na mag-isip na nagugustuhan na rin niya ako. Pero I just realized sadyang maalagan lang talaga siya. Umakyat siya at nag-shower na din, ilang saglit pa ay bumaba na siya dala ang bag niya. Niligpit ko ang mga hagasin, at naghanda na ako para sa pag-alis namin. Shall we? Yaya niya, ha, hindi ka kakain, tanong ko. Nginitian niya ako, kumain na ako, sagot niya at naglakad na palabas ng unit dala ang bag ko. Agad naman akong sumunod sa kanya, at nakasandal siya sa pader sa gilid ng pinto. Inilock ko ang unit at humarap sa kanya, para kunin ang bag ko. Akin na yung bag ko at bag mo, ako na magdadala, sabi ko at inakto ko ang kamay ko na kukunin ko ang bag, pero hinela niya ito palayo sa kamay ko. Seryoso ka, medyo mabigat ta, ako na lang magdadala pababa ng unit, sabi niya. TA mo ako, dapat ako nagdadala ng mga bagahe mo, sabi ko. TA kita kapag nandyan sila Manager Olive, pero kapag wala sila asawa kita. Kaya ako na ang magdadala, sabi niya, kaya hindi na ako umimik. Naglakad siya papunta sa elevator kaya sumunod na ako. Pagkapasok namin sa elevator, dalawa lang kami. Pinindot ni Gavin pababa sa parking lot kung saan nandun ang kotse. Nakalabas kami sa elevator, at agad naming pinuntahan ang kotse niya, sumakay siya sa driver's seat, at ako naman ay sumakay sa back seat. Bakit ba hindi ako sumasakay sa passenger seat? Kasi alam kong hindi ako bagay dun. Alam kong si Sheila ang dapat nandun hindi ako. Dito na lang ako, okay na ako dito. Pasensya na kung ang kulit ko't lagi akong sumasakay sa back seat, paliwanag ko. Inunahan ko na siya alam ko naman, pagsasabihan niya na naman ako. Hindi na siya umimik bagkus ay pinaadar na niya ang kotse, at nagbiyahe na kami. Ilang minuto ang lumipas, at naramdaman ko na ang antok ko. Kaya sinandal ko ang ulo ko sa bintana, at unti-unti kong ipinikit ang mga mata ko para matulog. Nagising ako nang huminto ang sasakyan, 5:30 AM na pala, nandito na rin kami sa site. Isa siyang napakalawak na taniman ng mangga, at marami ding mga puno. Nakatayo na din ang mga tent na siguradong tutulugan namin sa loob ng dalawang linggo. Sabay kaming lumabas ni Gavin ng kotse, at nagtungo kami sa kinaroroonan nila Manager Olive, at katabi niya ang isang napakagandang babae na nakangiti sa akin. Siya kaya yung leading lady ni Gavin. Nakaka-insecure tuloy. Sobrang ganda niya. Napabaling ang tingin ko kay Gavin, at parang gulat na gulat siya doon sa babae, siguro dahil maganda siya. Ganito siguro yung mga tipo ni Gavin na babae, sobrang gaganda, kaya wala ako sa mga tipo niya kasi pangit ako. Hey, welcome Gavin. Hi Hannah, I want to introduce to you, Gavin leading lady, my daughter Sheila Zipida. Nagulat ako nang sinabi ni Manager Olive na si Sheila yun. Siya ba talaga yun? Bumalik na siya. Ibig sabihin, mawawala na si Gavin sa akin. Paano na din natuparin ko yung pabor na hiningi ni Gavin sa akin, natulungan ko siya para maging sila ulit ni Sheila. Handa na ba ako maging tulay, para sa kanilang dalawa? Para sa asawa ko at sa babaeng mahal niya? Hindi ko alam pero ang sakit ng nararamdaman ko. Pinigilan ko na ding tumulo ang luha ko. Ang sakit.